What's up, mga kapatid? This is Jovi Ray's vlog at welcome back sa aking channel. Hi! Welcome back sa aking channel. For today's video, pag-uusapan natin yung lubos na pagluluha or pagmumuta ng alaga nating pusa or aso. Ayan, so ito ay kasagutan ng inyong mga tanong sa aking pagpo-post sa Facebook, sa mga group. Ayan, so ito na yung gagawin ninyo at marami tayong sasagutin na tanong mamaya. Ayan, so bago tayo mag-start, make sure na naka-subscribe na kayo sa aking channel at i-click nyo na rin yung like and don't forget to click the notification bell down below para lagi kayong updated sa aking newly updated videos. At i-share nyo na rin para makatulong tayo sa mga may alaga ring pusa na lubos na nagluluha at nagmumuta ng kanilang alagang pusa or aso. Ang video na ito ay naayon sa aking pagre-research at sa aking personal na experience mismo sa aking pag-alaga ng aking mga pusa. At ayan, ito, mag-umpisa na tayo. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagluluha or nagmumuta ang ating alagang pusa or aso? Ang lubos na pagluluha ng mata ng ating alagang pusa or aso ay nagpapahiwatig ito na mayroon siyang allergies or mayroon siyang infection sa mata. Ano naman yung sanhi ng pagka-allergy ng mata ng ating alagang pusa? Ito ay tulad ng gamit nating shampoo, sabong panlaba, alikabok. Kung alikabok yung surroundings na dito sa ating kwarto, yun yung nagko-cause ng pagka-allergy ng kanilang mata. At mga substances tulad ng sunrocks or other harmful chemicals na ginagamit natin sa ating bahay. Pwede rin silang magkaroon ng allergy tulad ng ating ginagamit na pabango or sa kanilang pagkain mismo or yung wet food or yung dry food na kinakain nila. So, pwede rin silang magkaroon ng allergy sa kanilang kinakain. Ano naman yung sintomas ng pagkakaroon ng allergy ng ating aso or pusa? Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pag-atsing or pangangati ng kanilang mata. Ito ay sintomas na meron silang allergy sa mata. Ang susunod na tanong ay kailangan ba nating dalhin ang ating alagang aso or pusa sa veterinarian or sa mga pet hospital? Opo, kailangan po natin silang dalhin sa mga veterinarian or pet hospital para ito ay ma-check up at mabigyan po sila ng tamang gamot at maagapan ito. At meron pang isang nagtanong na pwede bang gamitin yung eye drop na ginagamit ng tao at gamitin ito sa ating alagang pusa or aso? Hindi po pwedeng gamitin yung eye drop para sa tao at gamitin ito sa pusa. Kailangan po nating ikonsulta sa veterinarian upang mabigyan ng tamang gamot ang ating alagang aso or pusa sa lubos na pagmumuta at pagluluha ng kanilang mata. Ano pa ang mga ibang dahilan bakit lubos na nagluluha at nagmumuta ang mata ng ating alagang pusa or aso? Ito ay mayroon silang allergies or mayroon something foreign objects na napunta sa kanilang mata at kung mayroon silang infection. Ayan yung natanong ko sa isang veterinarian noon at yan yung sinabi niya sa akin. At ito na yung last na tanong kung paano natin linisin yung mata ng ating alagang pusa or aso. So ito yung mga kailangan. Kailangan natin ng cotton balls. Ito, yung cotton balls natin. Or pwede rin yung malinis na tela kung wala kayong cotton balls. At kailangan natin ng lukewarm water. Ayan, so maligam-gam na tubig. At itong cotton balls. At ito yung gagamitin nating dalawa, lukewarm water at saka itong cotton balls. Ayan, so linisin na natin yung mata ng ating alagang pusa. So gamit ko itong cotton balls. Meron tayo nitong lukewarm water. I-dip lang po natin. Ayan. At ipahid natin ito sa kanyang mata. Ayan o. Make sure lang, wipe gently lang. Kasi iwasan natin yung eyeball niya kasi masakit ito pag natamaan. Ayan, so para matanggal itong muta. Ayan o. Ulitin lang natin hanggang matanggal ito. Kung malinis pa, pwede natin itong gamitin sa kabilang mata. Ayan o. Ayan. I-wipe lang natin ng ganyan.
para matanggal yung muta. Ayan mo. At kailangan natin ng ano, ng extra cotton balls para ito i-wipe naman natin para ito ay matuyo. Ayan siya. Magulo ang ating model. Yan, pasensya na. So, pwede natin yung gawin every morning or night para matanggal yung pagmumuta. Depende kung gaano karami yung muta ng ating alagang pusa or aso. At ito yung picture ng alaga naming pusa dati na lubos na pagluluha ng kanyang mata. Ito yung picture niya. Ayan si Tyrone. Pangalawa, si Miko. Ayan, so pin-adapt rin namin yan, si Miko. At okay na yung kanyang mata. At ito yung ginamit namin sa kanila dahil lubos na yung ano yung pagluluha ng kanilang mata. Nung pumunta kami sa veterinarian, nung last na nagpa-vaccine kami, tinanong ko sa veterinarian at meron ng ointment or may mga eye drops na pwede nating ilagay sa kanilang mata. At ito yung nireseta sa amin. Ito siya, oh. Ito yung itsura ng ointment. Eye and ear cream. Ayan, oh. 5 grams. So, ito lang yung pinapahid namin. At nilalagay sa mata. Mamaya papakita ko yung ano, kung paano i-apply ito. Ayan, so ito si Tyrone. Lagyan natin siya ng gamot nito. Ayan, oh. Ointment. So, ganito lang yung gawin natin. Dilat lang yung kanyang mata. Di ka king, magamot ikaw. Ayan. At lagyan natin ito sa direct sa mata niya. Iwasan natin matouch yung kanyang eyeball. At saka i-massage-massage natin. Ayan. Sanay na sanay siya kasi pag nagmumuta siya, nilalagay natin. At saka i-rub natin ng konting ganyan para ma-spread yung ano, yung cream. Bait naman siya yun. Ayan. So, kung massage-massage lang natin konti at sikay ganyan natin para matanggal yung excessive na muta dito sa kabila naman. Kaming sa kabila naman din ko. Sa kabila ding. Ayan. So yan, massage-massage lang natin yung kanyang mata pag nilagay na natin yung ointment. At okay na yung mata niya. Once a day lang ito ina-apply, sabi ng veterinarian nung pumunta kami. Ayan. So hindi na masyadong nagmumuta yung kanyang mata. Ngayon okay na. Thank you, Tyrone. Kiss me. Hmm. At sa mga nanood ngayon, kung meron kayong mga concern regarding sa pag-alaga ng pusa at hindi ko pa nagawa ng videos, please don't forget to comment down below para magawan ko ulit ng panibagong vlog. Ayan, thank you. Thank you pala sa mga regular viewers namin na mga pet lovers din dito sa Kuwait at dyan sa Pilipinas. Thank you very much. Hindi ko na kayo iisahin na na-shout out dito sa aking vlog. At merong mga fans about isa sa aming mga pusa. Thank you very much at kilala na nila. Ayan, so thank you very much sa lubos na pagtangkilik ng aking pagbo-vlog. At maganda yung mga comments. At nagbabasa nga ako sa comment section at nire-replyan ko din. Sa mga hindi ko pa na-replyan, pasensya na, medyo busy sa trabaho. Ayan. Sa susunod, I do make sure na ma-replyan kayo. At yung aking Facebook account, kung meron kayong tanong, nasa description box. Eh. At sa mga nanood ngayon, please don't forget to comment down below. Ayan, thank you. Ayan nga po yung mga procedure na ginawa namin sa aming mga alagang pusa na lubos na nagluluha at nagmumuta. Ayan, so make sure na kung meron kayong alaga na pusa or aso na lubos na nagmumuta o nagluluha, ipakonsult muna natin sa veterinarian o ipunta natin sa mga clinic, hospital, animal clinic para ito ay ma-check up at mabigyan sila ng tamang gamot sa mata. Ayan, so kung meron kayong mga tanong, please comment down below para mabigyan natin ulit or magawan natin ulit ng videos. Ayan, yan. So, thank you for watching. I hope you enjoyed this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!